Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po ang ating collective love reading. Okay, so collective reading muna yung magagawa natin ngayon. Kasi I'm very busy, so medyo hectic ang aking schedule. Isisingit ko lang itong reading for now. And yeah, collective love reading, meaning wala tayong specific zodiac sign. Ang pinaka-importante dito ay yung reading. Kung makaka-relate ka, makaka-resonate ka, maaring ang reading na ito ay para sa'yo, okay? And kung nakukuha mo yung energy na ay naramdam mo na yung messages ay para sa'yo. Kunin mo na natin yung energy mo. This is a love reading, by the way. Yeah, for the end of October 2021. Kunin natin yung energy mo. Your main energy is the Nine of Hearts. Clarify natin what's with the Nine of Hearts. The Nine of Diamonds. I feel like I need to get one more. Yeah, Jack of Hearts. Bottom of the deck is the King of Hearts. Okay. Kuha lang ako ng card from this deck. For our collective love reading. I feel like for some of you, nagkakaroon ka ng spiritual growth, no? Spiritual growth sa sarili mo. You're starting to love yourself even more. Mas minamahal mo yung sarili mo because you're being independent right now with the Nine of Diamonds. Na-appreciate mo yung mga ginagawa mo, yung mga ginawa mo. And possible sa ngayon, hindi mo muna kailangan ng tulong or pakiramdam mo, ay kaya ko naman yung sarili ko. I don't need anyone right now, no? And I feel like for some of you, you really do love a person na meron ka ng minamahal. Yeah. And we do have here the butterfly. Pero for now, kung ano man, you want some kind of growth, no? Yung parang mapatunayan sa ibang tao na teka lang, nag-grow na ako as a person. Mas magaling, mas maayos na ako na person ngayon. Hindi na ako tulad noon. That is your energy. And might be, ipinapakita mo yon as the King of Hearts. This is your energy. You're very talented, by the way. King of Hearts, pwedeng sa music, arts, or pwedeng sa mga bagay-bagay, spiritually, you're talented. Okay? And naipapakita mo yon. And sa nakikita natin ngayon, maaaring ginagamit mo itong talents mo. Kayong iba sa inyo, ipinanganak ka na meron ka na talagang ganyang kakayahan or klase ng pag-iisip. At ginagamit mo ito ngayon. Okay? And, yeah. That is your energy. You're loving yourself. Gusto mo nang evolve. Gusto mo mag-evolve, you know? And ipakita na nag-evolve ka na sa next phase ng buhay mo. Okay? So, yeah. Kuha tayo additional message for you. We do have here the lightning. Wow. The dragonfly and the hand of cards. There's something na nalaman mo ngayon kung bakit gusto mo magkaroon ng some kind of change. Pwedeng may kinalaman sa communication mo with your person with the love call bottom of the deck. Pwedeng nagkaroon kayo ng pag-uusap and there's this something na nalaman mo sa kanya na parang nakapagpabago sa'yo. Kung bakit parang with the lightning, it feels like this lightning struck you. Alam mo yun, yung parang bigla kang parang kinidlatan, yung parang nagising ka sa katotohanan. And this is your energy na, teka lang, with the hand of cards, this is you na, I don't know, but I feel like, parang kang sinampal, eh, hindi naman sa nasaktan ka, maaaring nasaktan ka sa sinabi niya, or na-realize mo, teka lang, oo nga, no? Hindi dapat ako mag-focus dito sa person na to. I should focus on myself. That is your energy. I should focus on myself, mag-focus ako sa sarili ko, sa development ko. By the way, may naamoy ako. I don't know if this is patuka ng ibon or ano ba yung bigas, yung bago maging bigas, yung parang ano,
parang palay. Yeah, that this could be your reading. I don't know, has something to do with that. Okay, kunin naman natin yung energy ng person mo. This could be your reading ha, kung ikaw yun. Especially kung nakaka-relate ka sa reading natin. Patuka ng ibon and yung parang palay. Yung ano, yung balat ng bigas ba tawag doon? Yeah. So, for your person, you do have here the Ten of Spades. Oh. The Five of Hearts. Oh, this really... Your person is really in pain. Nasasaktan siya, nalulungkot siya. For this kind of ending na nangyari sa inyong dalawa with the Six of Diamonds, I feel like pakiramdam ng person mo na lost ka niya or nawala ka sa kanya. Or your person sees you or see you moving on. Nararamdaman niya, nakikita niya, oh, teka lang, my person is moving on. And nasasaktan siya dahil doon. Nararamdaman niya parang nawawala ka na. Nararamdaman niya with the Five of Hearts. May mga nagbago sa'yo and nagdudulot yun ng lungkot sa kanya kasi feeling niya parang nagkakaroon ng separation sa inyong dalawa. Or pwedeng yung iba talagang nagkaroon ng separation, paglayo, pagtapos ng sitwasyon. And your person is trying to move on. Pero hindi, mahirap eh kasi ramdam niya, teka lang masakit, parang wala ka eh. Masakit pala pag wala ka. And with the camera, your person is really watching you. Inaalam niya yung mga movement na ginagawa mo. And we do have your Cupid's arrow. Yeah, wedding rings. And one more card. The date is here. For some of you, there's this new person dumating sa buhay ninyo. Pwedeng sa'yo or sa person mo. And pwedeng may marriage na involved dito with the wedding rings. Kung wala, gusto ng person mo ng commitment ng relationship with you. Okay? And your person is having faith with the Cupid's arrow. Nagtitiwala lang siya dito. And then, time will come. Magkakaroon ng connection sa amin dalawa. I feel like yung person maramdam niya yung soulmate. Soulmate connection sa inyong dalawa. Kaya siya nasasaktan eh. Yung iba naman kasi sa inyo, possible na may marriage nga na involved with the girl with the snake. So, yung person mo is like, wala akong magawa ngayon, kundi tignan ka, panoorin, or tignan ng social media mo, and then, wala naman akong magagawa doon. Diba? That's your person watching you. So, your person could be, if you are dealing with another person, kasi with the Hand of Cards, pwedeng ikaw yung may options dito, or basta merong options, and then the other person is dating, kind of dating, no? Kung if you're dealing with a single person, pwedeng dating yung person mo. But, on the other hand, I feel like, backup plan lang yun ng person mo eh. Na, if this is your person dating, no? Na parang, teka lang, gagamitin ko muna itong kind of to be happy, parang ganyan. I can see a happy energy to be happy or para maka-move on, parang ganyan. Or matanggal yung sakit, baka sakali ito makapagpatanggal ng sakit sa akin. But we'll see, effective ba 'yon, yung dating na 'yon? Effective ba yung makikipag-connect sa iba with regards to this connection? Okay, with the Queen of Diamonds. Bottom of the deck, by the way, is the Queen of Clover. May narinig kang plastic. This could be a reading. Kung mahinawakan kang plastic. Yeah, with the Queen of Diamonds, I feel like yung concentration mo is money, stability, and sarili mo muna. You want to, magpursige sa kung ano mang ginagawa mo. You know, being practical kind of person. And,
nakadepende ngayon sa person mo kung ano yung magiging connection ninyo. That is your energy. Like, kasi nagkaroon ka ng some kind of gising nga na nagginawa sa'yo, na parang ginawa nitong person na ito, na parang nagising ka sa katotohanan, might be because you are aware of the problems na kinakaharap ninyo. And for now, teka lang, I feel like kaya ko naman yung sarili ko, if wala ka or hindi ka gagawa ng movement sa ating, by the way, you could be this person na bagong gising lang, this could be your reading. Yun na, no? Sa nakikita natin talagang, nakikita mo yung, nagkaroon ka ng rason kung bakit mo ginagawa kung anong ginagawa mo ngayon. And might be that is focusing on your money, on your finances, on your goals. And with the 8 of spade, okay, Gemini, Libra, Aquarius energy, I feel like wala ka talagang ginagawa, wala kang kakayahan na gawin kung ano man yung gusto mo noon or regarding sa connection ninyo. Parang hinahayaan mo lang, sige, kung anong gagawin mo regarding sa connection natin, bahala ka na. Okay, basta ako nagpo-focus ako sa sarili ko, sa I would like to establish something. That is your energy. Gusto mo may mabuo ka na something, gusto mo may magawa ka na something. And with the 2 of clover, yeah, Aries, Leo, Sagittarius energy, this is you. Maaring meron ka mga pinaplano na something regarding sa sarili mo, could be something na bago na dumating sa buhay mo. And yeah, that is your focus. With regards to your person, with the 9 of clover, alam mo, nagtitiis lang siya eh. There's this strong energy dito na with the 10 of clover, nagpapabigat talaga dito sa person mo. Sobrang nahihirapan siya. Kasi sa totoo lang, with the 2 of hearts, the more na lumalayo ka sa kanya, the more na nararamdaman niya yung pagkawala mo, the more na nagmamahal siya sa'yo. And the moment na na-realize mo, yeah, this is you realizing or having some kind of realization na itigil ko ano man yung mga ginagawa mo sa kanya before, and ginawa mo yun, no, na nagkaroon ka ng pag-stop. And then right after ginawa mo yun, yung person mo, teka lang, na-realize din niya na teka lang, gusto pala kita. Ang hirap mo palang kalimutan. Ang hirap pala pag wala ka. And with the 2 of hearts, nare-realize din ang person mo yon, no? And also, lalo siyang na-fall. Or sabihin na natin yung attraction niya sa'yo, lalong lumalalim, nabubuo. And lalo itong nagpapahirap sa kanya. Na although may kakonek siyang iba, hindi siya masaya or hindi siya okay doon sa nangyayari. Eh, hindi naman yun ang gusto niya eh. Gusto niya lang yun para gamitin. To forget about you. To forget about the emotions for you. Para kalimutan niya yung emotion niya para sa'yo. Pero it's not working. Hindi na, walang nangyayari, hindi effective. Yun ang nakikita ng person mo. Kahit anong gawin niya, teka lang, ang hirap. Kahit lagyan ko ng sangga yung puso ko, alam ko namang ikaw ang laman nito. And yun lang yung ginawa niya eh. Hindi kanya totally kayang i-replace. Hindi kayang i-replace ng someone. Basta-basta, yung kung ano man yung ginawa mo dito sa person na ito, na kung bakit kanya minamahal ng ganyan. Kasi ang hirap palitan. Kung yun yung iniisip niya papalitan. Actually, hindi niya iniisip na palitan. Iniisip niya lang gamitin para wag siyang masaktan. Pero ang ending, mas lalo siyang nasasaktan. Okay? And we do have here the 6 of diamonds. This is an additional message. Clarify natin what's with the 6 of diamonds. The 3 of diamonds is here. One more card. 3 of clover. Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius energy. Okay. Whatever you are giving, you will receive it. Ibig sabihin ko, ano man yung binibigay mo? No. I'm sorry. Mali yung aking pag-construct ng sentence doon. Ano? Kung ikaw itong tao na mapagbigay, nito-nito lang, no? Meron kang mare-receive na something.
And may kinalaman iyon sa Three of Diamonds, which is someone could help you or will help you. And with the Three of Clover, merong may tutulong sa'yo eh. This could be a kind of leader. Pwedeng nawawala ka kasi sa direction, and this could help, this person could help you para maayos mo kung ano yung mga dapat mong ayusin. Eh, hindi naman nawawala sa direction, no? Pero kung somehow kailangan mo kasi eh, kailangan mo rin ng tulong. Hindi man financially, iba sa inyo financially eh. And maaaring nagbigay ka kahit ikaw ay may kailangan din naman. Alam, nangangamba ka kasi baka kulangin or baka may kulang or baka mahirapan ka. Pero hindi mo inisip yun, at least nagbigay ka pa rin. And bumabalik ito sa iyo. Yun ang nakikita natin. Kung ano yung tulong na ibinigay mo sa iba, bumabalik ito sa iyo. Additional message lang yun, no? So, yeah. Proceed tayo dito. This person really do loves you a lot. Gustong-gusto ka ng person na ito, oh. Gusto niya makipag-cooperate sa iyo. Nagpapakita lang siya ng walang interest. To, nagpapakita siya ng parang hindi siya interesado, parang wala siyang pakialam. Pero gusto niya makipag-cooperate sa'yo. In a way na pwedeng hindi mo mapapagkatiwalaan kung ano man yung mga ginagawa niya ngayon dahil hindi yan ang totoo. Kung ano yung pinapakita niya, wala siyang pakialam, parang wala lang. Hindi yan ang totoo. Kasi with the Eight of Clover, Aries, Leo, Sagittarius energy, nagkakaroon siya ng pagpaplano. Ano yung plano niya? Five of Spade, Gemini, Libra, Aquarius energy. Nahiya lang siya eh. Pero itong person mo pwedeng may kinalaman sa with the Ace of Clover. There's a strong desire here. Matindi ang pagkakagusto sa inyong person na ito, and some kind of new beginning or bagong actions ang nakikita natin na gagawin itong person na ito. Let's clarify what's with the Ace of. Ay, nagpaplano siyang gumawa ng action, bagong action, hindi niya to ginawa before. Hindi niya to ginawa. So, possible na iniisip niya, nagpaplano siya na gawin ito. And kung ano yung pinapakita niya ngayon, maaaring wala pa ito sa totoong plano niya or gusto niya mangyari. Pero, meron na siyang iniisip na plano na gagawin. What is the Ace of Clover? Ano yung plano? Oh, Seven of Hearts. Cancer, Scorpio, Pisces energy. Kung ano yung wish niya regarding sa inyong dalawa, meron siyang wish. Meron siyang gustong mangyari. May pagde-daydream na ginagawa itong person na ito. Could be someone na dumalabas na rin na talaga sa panaginip mo din, no? And yung person mo, lumalabas ka rin naman sa panaginip niya. And most of the time, lagi ka nasa isip nitong person na ito. Nagde-daydreaming nga siya. So, nagpaplano siya na, teka lang, ayoko na nasa dreams or panaginip lang kita. With the Jack of Spades, yeah, and the Ace of Hearts, your person is definitely coming. Gagawa siya ng action. Gagawa siya ng action para magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Or bago, or simula ulit. We do have here Seven of Spades. Two of Spades. Ten of Diamonds. Yeah, this person, lumalabas siya as a new person. So with the Seven of Spades, possible na I can see you being untruthful, hindi nagiging totoo because with the Two of Spades, pwede may choices ka na kailangan gawin. And pwedeng ang focus mo muna is with regards to money, finances, pero maaaring hindi ka nagiging totoo sa connection na ito and pwedeng sa mga tao sa paligid mo. But I see you in the near future na pwedeng may kasinungalingan kang gagawin dito. Pwedeng sa sarili mo or pwedeng sa mga tao sa paligid mo. But, you know, with the Ten of Diamonds, at least okay yung finances, no? I can see a lot of money coming your way, no? And pagdating dito sa person mo, gagawa siya ng action. Meron talagang new beginning sa inyo. What is the new beginning all about? Gusto kong gusto ko pang malaman ano yung new beginning na ito sa inyo ng person mo na gagawin niya
or yeah, with regards to your connection. Two of Diamonds. Wow. Taurus, Virgo, Capricorn energy. Meron lang siyang hinihintay. Pero gagawa siya ng movement para magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Ano ba hinihintay nitong person mo? Jack of Diamonds. May kinalaman sa money. Yeah. Yung parang sure na sure na sure na sure na. Pag na sure na sure na sure na sure na sure niya na ito, pwede may kinalaman sa money. Pwede may kinalaman, yeah, money. Gagawa na ng action yung person na ito para magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Okay? So, thank you for watching, guys. I love you all. By the way, minamoy akong ketchup. This could be a reading. I love you all and bye-bye.